Hey guys, kumusta po kayo? Ako po pala si Alma. Alam ko marami sa inyo nakakilala sa akin, pero sa hindi pa po nakakilala, ako po si Alma. Nakatira po kami dito sa Florida, sa Amerika. Tapos may isang anak po ako, tapos isa po akong nurse dito. So guys, yung sa mga nagmamind po doon sa mga pamigay natin, good luck po sa inyo. Ipopost ko po yung update sa Facebook account ko po. So guys, napaisip ako kung ano bang pwede natin gawin na makatulong, you know, sa mga kababayan natin sa Pilipinas na makatulong pa. Ayan. So yung naisip ko guys is magpapaano ako guys. So dito sa video na to guys, kung sino po yung magko-comment ng name ninyo at saka name ng barangay ninyo guys. Ayan, i-comment niyo po name ninyo at name ng barangay ninyo. Kasi ililista ko po siya guys at saka kung sino po yung barangay na makakuha ng first 30 na people na mag-comment ng barangay nila, iyon po yung barangay na mananalo guys. Ayan po. So ano po yung makukuha ng barangay na mananalo? For example, say barangay, you know, Uslob or something, manalo. So, si Barangay Uslob po, hindi ko alam kung may Barangay Uslob ba dyan sa Pilipinas, ay mananalo po. Ito po yung maibibigay po ako sa barangay na ilagay po nila doon para magamit po sa mga kabarangay nila. At saka, the rest po ng box, ipifill up ko po ng mga grocery guys. Tapos, ipaparapol ko po sa within 30 people na nag-mind po, nag-comment po ng name nila. Ililista ko po yung mga name, tapos ipaparapol po natin yung mga ipifill po natin. Yung mga pupunuin po natin ng mga groceries guys hanggang mapuno tayo. Pero kada grocery, ipaparapol po natin doon sa 30 na people na within Barangay Uslob. Ayan po guys, nag-gets niyo po ba? So ito po yung gagawin natin. Mag-comment lang po kayo ng name ninyo, tapos yung barangay ninyo, tapos kung sino po yung barangay na ililista ko po, sino po yung barangay na makakuha yung mag-comment po ng barangay nila na 30 people, close na po ito guys. Tapos yun na po yung barangay na mananalo. Ayan po, nag-gets niyo po? Kung may question po kayo, mag-message po kayo sa akin sa Facebook. Pero po guys, yung barangay na mananalo, may ibibigay po ako sa kanila within the barangay. Tapos, the rest po na ilalagay ko po sa boxes hanggang mapuno, ipaparapol ko po within sa 30 na people lang po within barangay, within that barangay na nananalo. Ayan. Okay po? So, mga groceries po yung ipaparaffle ko, guys. Pero po, yung barangay na mananalo ay makakuha ng ito ay volleyball. Ayan, volleyball ball po, guys. Napaka, parang durable po, guys. Alam ko kasi dyan sa Pilipinas, ang daming mga gustong mag-volleyball. Ayan po, guys. Ayan, wala nga siyang net. Net, volleyball net. But we'll look, we'll find. Maybe makakita tayo. Pero ito po yon. Ito po yung first na matatanggap sa barangay, guys. Ilalagay nyo lang po, guys, ito sa ano. You talk to your barangay officials. Tapos you tell them, hey, may volleyball ball tayo. Ilagay namin doon. Pag may barangay tayo na gustong maglaro ng volleyball. Ayan, may ano na po. Pero guys, you take care. Sino po yung hihiram nito, guys? You take care of it po, guys. At saka, yung mga officials na po yung bahalang mag, you know. Saka, sana po, lahat ng mga kababayan makagamit ito. Ito po yung first. First pa lang po yun, guys. Ayan, yung basketball ball. Meron po tayong ipamigay sa barangay na basketball ball. Alam ko kasi guys na mahilig sa basketball yung mga Pilipino. Tsaka barangay-barangay may mga basketball court talaga. Kaya naisip ko, bibigyan ko yung sino po yung barangay na mananalo, bibigyan ko po ng basketball ball. Ayan, ayan po guys. Ayan, maganda po siya guys. Nike po kasi siya. Ayan, Nike. Ayan, pwede ko pong i-remove to guys para makasave tayo ng space. Pwede din po hindi na. Ayan, yun yung ano guys ha. Ilagay niyo po ito sa barangay. Sabihin niyo po yung mga opisyalis sa barangay, ilagay niyo po doon. Tapos sino po yung gustong magbasketball, basta mga kabarangay ninyo, ipapahiram niyo po guys. Sana po yung manghiram be responsible naman po para po madami pa pong makakagamit nito. Ayan po guys. Yan po yung next. Yan po yung second na ilagay natin.
alam ko guys, yung third naman po, alam ko na yung health natin ay yung ibang mga kabarangay natin dyan, malayo sa hospital. Kaya hindi po, you know, kung may mga ano tayo, nagre-resort lang tayo sa mga herbal. Alam ko naman po, herbal is not bad, pero hindi po kasi lahat nadadala sa herbal. Tsaka po guys, yung next po na ibibigay ko sa barangay na mananalo ay ito po guys. Isang first aid kit. Ayan, malaki po siya guys. Ayan, first aid kit. Ayan, sorry po talaga guys, dyan sa ano, umuulan na po dito. Nasa patio lang po ako. Tapos guys, ito po yung nasa loob. Ayan, ito po lahat guys. Ayan, lahat po yan. Ayan. So guys, ito po yung pangatlong ibibigay ko po sa barangay na mananalo. Ayan, first aid kit po. So, meron pa po guys. Alam ko po yung health, very important po yon. At saka, kailangan nating ma-check yung tao before dalhin sa hospital. Kasi dyan sa atin, oh my God. Parang nagbabagyo na guys. Mahirap pag nag-work ka ng ganito, nagda-drive. And yung next po na ibibigay ko sa barangay guys, ito po. Ito po ay ang blood pressure cuff. Ayan po. Blood pressure monitor po siya guys. Ayan. Yan po yung blood pressure. Ganito po yung marireceive ninyo inside. Ganyan po. Ganyan. Tapos po guys, ilalagay nyo po lang po ito sa arm. Tapos ipipress nyo yung button, yung on button. And then, imemeasure nito po yung blood pressure ninyo. Kasi po guys, kung mataas yung blood pressure ninyo, high risk po kayo sa stroke. Ayan. Gusto nyo, you know, you need to monitor your blood pressure before you even have, you know, stroke or something, heart attack. Anyway guys, ito po yung nasa loob. At saka guys, may mga instruction po dyan. Ito po yung front. Ayan. Ayan po guys. So, parang rechargeable to guys. Ito yung direction, instruction ng paggamit guys. Pero po guys, may instruction din po sa loob. Pero po guys, magkikreate po ako ng video. As soon as, you know, siguro malapit nyo na itong ma-receive yung box. Magkikreate ako ng video kung paano po ito gagamitin guys. Para kung sakasakali hindi nyo makita o hindi nyo maintindihan yung instruction dito. Kung may mga confusion kayo, eh, ma-explain po natin sa video natin guys kung paano po to gagamitin. Ayan, maghanap po ako ng makakatulong kung mag-video guys para po mapakita sa inyo kung paano po gawin ito. Ayan, very important po ito guys. Kung sino po yung mga they're not feeling well, they can just go to the barangay. Tapos alam na nila, i-check nila yung blood pressure nila. Ayan guys, para alam nyo po na hindi mataas yung blood pressure nyo, hindi din mababa. Kasi po guys, pag mababa, it's not good po guys. Tapos, ilalagay ko po dito guys kung paano po yung with yung normal range po ng blood pressure. Ayan. Tapos, ayan po yung pang-apat na ilagay natin na pamigay po natin sa kabarangay natin guys. Ayan na, nagbunok na. Umuulan na talaga dito guys. So guys, ito pong blood pressure machine guys, ilagay nyo po sa barangay ninyo guys, sa barangay hall. Kaya make sure po na safe guys, para po madami pong makakagamit na mga kabarangay ninyo guys. Tapos yung mga humihiram naman po, you take care of it po, para po magagamit pa nyo ng matagal-tagal. Ayan. Yung next po na ibigay natin sa barangay na mananalo ay ito pong pulse oximeter. Ano po ito guys? Ito po yung front. Ito po yung back. Ayan. Ito po guys, ito pong pulse oximeter. And i-clip lang po ito sa finger ninyo guys. At nagme-measure po ito ng oxygen ng body. Ay, yung oxygen guys, pag low yung oxygen ninyo, nahirapan kayong to breathe. You breathe, difficulty breathing. So, before pa po kayo mapunta sa hospital, so kailangan ma-track nyo na po yung oxygen ninyo guys kung okay pa ba or hindi na. At saka ilalagay ko po guys, may instructions po dito, pero ipapakita ko po sa inyo guys sa isang video kung paano po ito gagawin guys. Kung paano ito gagawin, yung blood pressure. Ayan po guys, para kung may mga questions kayo, titingnan nyo lang po yung video for clarification. Ayan po guys. Yung last naman po na ilagay natin sa mananalo na
barangay ng isang Balikbayan box. Ito pong thermometer. Thermometer po guys ay pang-measure ng lagnat. Ayan, fever. Kung may mainit po kayo, punta lang po kayo doon, i-check nyo po. Pero ito pong thermometer na ito guys ay non-contact po siya guys. So, pang dito lang po, pang ganyan, pang dito. Pero po guys, hindi po siya pwede sa ano, para po guys, madami pong makakagamit. Lahat po kayo. You clean it po pagkatapos. May ano po siya dito guys, yung parts po niya. Tapos, parang rechargeable ito at saka battery. So, ayan po guys, may instruction po sa loob. Pero po guys, as I said, I'm gonna show you po sa separate na video kung paano po ito gagamitin guys. Ayan po guys, so, ito pong lahat guys, ilalagay po natin sa Balikbayan box para makita niyo po kung ano pong laman ng Balikbayan box natin guys para sa barangay ninyo. At saka yung mga mapapalunan ninyo na ipaparapol ko, yung mga within that barangay lang po yung makaka included sa parapol. Good luck po sa mananalo na barangay. Ito po yung first na Balikbayan box natin na ibigay sa barangay. Sana po ay magustuhan niyo po itong mga pamigay natin. At saka sana po sa barangay naman, barangay officials at saka mga councilors, you take care of this po. Tapos lahat po, wala pong sino-sino. Basta lahat ng kabarangay ninyo pwede pong gumamit. Or pwede po kayong mag-set ng once a month or once a week na pang mag-take blood pressure po kayo guys. Para po ma-check po ninyo kung sino po yung mataas na blood pressure. Kailangan po nilang, you know, malunasan before pa it gets bad. Ayan, or before pa ma-hospital, guys. Ayan po, guys. Tapos na po tayo. Sasamahan niyo po akong maglagay nito sa Balikbayan box. Ayan. Bye. See you. Ayan, guys. Ito na yung ball. Guys, hindi ko alam kung ano ba yung first aid kit. Ayan. Ayan. So, ayan po guys, yung mga pamigay natin sa mananalo na Balikbayan box.